So magandang araw po mga idol, Gilas Update po muli tayo. Pero bago tayo magsimula, hiling lamang po ng isang like, subscribe and pahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa ating mga daily Gilas Update. So matapos nga pong makuha ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya sa 23 Asian Games na ginanap nga po sa China, no? Heroes welcome ang nangyari at talagang sinulubong sila ng mga solid Filipino fans ng Gilas Pilipinas. Ngayon po nagkakaroon na naman ng issue, may ibinulgar kasi or may isiniwalat nga ang ating SBP, no, or itong si PBA chairman Ricky Vargas na may manlalaro nga daw po sana silang gustong isali o isama sa Gilas Pilipinas para sa Asian Games, ngunit di natuloy dahil nga po sa hinihinging bayad. So ang nangyari po dito, ang kapal ng mukha ng player na yun, o yung dalawang player na yun para humingi ng malaking bayad, e laban para sa bayan ang ating ginagawa dito, hindi para sa pera, no. So mainit po ngayon pinag-uusapan, number 1 na unang player nga po na pumasok sa ating listahan na humihingi ng malaking bayad, no, walang iba kundi ito si Mikey Williams, no, si Mickey Mouse. Dahil kung matatandaan po ninyo, nung sineset up pa lang po ni Coach Timcon yung Final 12 ng Gilas Pilipinas, kasama po dapat si Mikey Williams sa lineup ng Asian Games, no, para sa Gilas Pilipinas. Pero ano po ang nangyari, ilang beses po yung kinontak ng Gilas Pilipinas or ni Coach Timcon ang kampo nga po ni Mikey Williams, no, hindi po sumasagot na maayos at walang direktang sagot kung gusto nga bang maglaro. Ibig sabihin nagpapahiwatig ito na syempre operan muna ng pera bago laro, no, ganun daw ang patakaran or ganun sigurong sistema niya. Hinintay din siya dun sa tune-up game na kung darating ba para sa tune-up game para makasama, pero ang nangyari hindi po sumipot dahil ang akala niya siguro hindi makakakuha ng gintong medalya. Ngayon, tiba-tiba yung ating mga player na siyang nagbuwis ng kanyang kanilang galing, no, dugot pawis para lumaban dito sa Asian Games. Tiba-tiba yung ating mga player, yung heroes player natin, no. At ito po yung pangalawa sa ating listahan na kasama nga daw po doon sa humihingi or nagde-demand, no, ay na rin po sa ating mga source, no, si Justin Baltazar. Nagkaroon po ng issue ito noon at hindi nga po sinama ni Coach Chot Reyes sa lineup nga po sa FIBA World Cup. Kahit sinabi ni Justin Baltazar na gusto niya magbigay ng karangal at available daw siya, hindi siya ipinasok doon ni Coach Chot Reyes. Siguro may sariling reason si Chot Reyes, no? Pero ang nakakapagtaka, hindi rin siya isinama dito nga po sa Asian Games 2023 ni Coach Timcon. It means may problema kasi nagsorry naman itong si Coach Timcon kay Justin Baltazar dahil hindi nga siya naisama sa lineup. So anong pinaka main reason kaya hindi siya sinama dito sa Asian Games 2023? For sure pera din po siguro ang naging problema dyan. Siyempre lahat naman tayo, no, real talk po, kailangan ng pera. Pero siyempre huwag naman tayo mag-assume ng sobrang laki o million dahil para sa bayan naman ang ginagawa. Pangatlo po sa ating listahan, no, ito na po yung huli natin, si Bobby Ray Parks nga daw po. Kung matatandaan ninyo, hindi rin niya nakasama sa lineup po Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup. Hindi po kasi siya na-qualify sa qualification nitong si Chot Reyes. At ito nga po sa Asian Games, hindi rin siya nakasama. Kahit alam naman nating free siya at pwedeng makapaglaro. Ang unang pinaka-main reason natin dyan ay pera nga po. So sa mga nabanggit ko po, no, sa tingin nyo, sino nga po ba ang dito may qualified or sino nga ba dito yung sinasabi natin na talagang humingi ng malaking pera? Sinisingit pa nga sa usapan itong si Kai Soto. Well guys, sasabihin ko lamang po sa inyo, bago po kasi magsimula ang Asian Games or kakatapos pa lang ng FIBA World Cup, may kontrata na si Kai Soto ito nga po sa bilig sa Hiroshima Dragonfly. So malabo si Kai Soto. At kung sabihin man ninyo si Kai Soto, hindi si Kai Soto magdedemand dyan, yung agent mismo ni Kai Soto na Wasserman. Alam naman natin kapag nag-decide or nagsabi ng halaga ang agent ni Kai Soto, million talaga yon. So hindi talaga mapagbibigyan yon ng Gilas Pilipinas. Alam naman natin hindi ganun ang ating kalaking ang budget natin. Analyst na lang at buti na nalo tayo, tiba-tiba ngayon yung mga player natin na siyang nagbigay ng karangalan sa bansang Pilipinas na walang hinihinging malaking halaga. So guys, no, sa mga nabanggit ko, sino sa tingin nyo doon yung dalawang player na humihingi nga po ng malaki o nag-demand ng malaking pera para lamang makapaglaro sa Asian Games? Please comment down below. Maraming salamat.